Isang mapagpalayang araw po sa ating lahat, mga kaibigan. Ito po ang kawal ng demokrasya, Kawal di Carbonel. Itong nakaraang dalawang episode po natin o ating pong naging komentaryo sa dalawang araw, yung po ay ginawa ko sa wikang Ingles sapagkat nais ko po makipag-usap sa mga iba't ibang mamamayan sa buong mundo na Ingles ang kanilang naiintindihan. At ipinaliwanag ko yung ating pong pagkakapanalo sa United Nations Permanent Court of Arbitration sa wikang Ingles. At aking ipinaliwanag kung bakit ito'y nababaliwala sapagkat ito'y binaliwala ni Xi Jinping, yung Communist Chinese Government, sapagkat sinabi ng United Nations na wala silang basihan sa batas at sa kasaysayan na may karapatan silang manakop ng kahit na anong teritoryo ng Pilipinas. Hindi po ako nagtataka na lumaban si Xi Jinping at pinababasura niya yung ruling na yan o na desisyon ng pinakamataas na hukuman sa buong mundo na nagsasabing, China, wala kang batayan. Yung 9-line na drinawing mo ay walang batayan at hindi pwedeng pagbasihan ng iyong pananakop sa Pilipinas. Ang sabi ni Xi Jinping, walang kwenta yung ruling na yan, ibabasura ko yan. Naintindihan po natin si Xi Jinping sapagkat napakalaki na po ang nagastos nila sa kanilang pananakop sa ating bansa. Nandyan at nagtayo ni sila ng napakalaking military base sa Spratly nang wala pong pasintabi sa atin. At sila na po nag-ooperate dyan 8,000 hectares ng military air base ay nandyan po ngayon sa West Philippine Sea sa Spratly na kung saan nireclaim po nila o tinambakan ang mga maliliit na isla natin diyan at ginawa pong isang napakalaking military base militar. Yan ang aking pong pinapanawagan sa buong mundo sa pamamagitan ng aking pong komentaryo. Please help save us, save the country from Xi Jinping and Duterte. Sapagkat hindi lamang si Xi Jinping ang nagsabing baliwala yan, ibasura yan. Ang nagsabi rin po niyan, walang iba kundi Republika ng Pilipinas na Pangulo or President na si Rodrigo Roa Duterte. It is understandable that Xi Jinping would reject the ruling of the United Nations Permanent Court of Arbitration. After all, it ruled against them. But it is unthinkable that no less than the President of the Republic of the Philippines would do the same when it is favorable to the sovereignty and to the interests of the country. Yun lamang po ang aking po naging mensahe at tumihingi po ako ng tulong doon po sa mga kaibigan natin sa ibang bansa na binigay ko po ang aking telepono na pwede po nila akong tawagan kung meron silang idea kung paano makakatulong na makaligtas ang ating bansa laban kay Xi Jinping at mailigtas ang bansa natin laban sa katrayduran ni Rodrigo Duterte. Meron po akong petisyon na hinanda na nagsasabing United Nations, gumawa kayo ng paraan kung paano gagalangin ng Red China, Communist China ang inyong ruling dated July 12, 2016 na dapat galangin ito ni Xi Jinping at dapat galangin ito ni Rodrigo Roa Duterte. Yan po ang aking petisyon. Ang nakalagay po sa petisyon ko, Oswaldo Carbonel and 200,000 Filipino subscribers. Hindi ko pa po naibibigay yan sapagkat malayo pa po tayo sa 200,000. 20,000 pa lamang kaninang umaga ang bilang ng ating pong subscribers. Kaya nga po nananawagan tayo na sana yung 20,000 na yan ay maghikayat ng isa o tatlong subscribers para maabot na natin yung 200,000. At ganyan din po ang inyo pang mga ibang kaibigan. Ngunit sang ayaw po sa YouTube, kaninang umaga, ang sabi niya, maraming humiwalay sa iyo etong nakaraang dalawang araw sapagkat Ingles ang ginamit mo sa iyong komentaryo at ang gusto nila ay pagpatuloy mo ang iyong komentaryo sa YouTube, Kawal ng Demokrasya, sa wikang Tagalog. Kaya ito po tayo,
Nagpapatuloy po tayo sa wikang Pilipino sapagkat ayoko mawala kayo sa ating pong listahan ng subscribers. Ayokong kayo ay bibitaw, ayokong iiwanan ninyo ako sa ere sapagkat ang ating pong nilalayon dito ay ipapakita natin sa buong mundo ng Pilipinas ayaw tumanggap o ayaw tanggapin ang pananakop ng China. Ayaw natin magpailalim ng China. Pero pag iisa lamang ako, papakinggan ba ako ng mga yan? Pero pag marami po kayo magsusubscribe, marami kayong mag-comment sa Kawal ng Demokrasya YouTube channel, nasasabihin lamang ninyo, iniibig kong Pilipinas, China layas, sapat na po yun. Kaya lang, magkampanya po kayo ng marami. Sapagkat sinabi ko doon, na pag umabot tayo ng 200,000 na subscribers, lilipad na po ako sa New York at aking pong personal na ihahain ang petisyon ng bayang Pilipino laban sa pananakop ng China. Pero pag iisa po ako, hindi po ako papakinggan ng United Nations. Baka sabihin nila eh, sino ba yan? Baka kalaban lamang sa politika yan. Sino ba yan? Baka dilawan lamang yan. Sino ba yan? Baka NPA yan. Sino ba yan? Baka baliw yan. Pero pag sasamahan po ninyo ako at meron kayong subscription, libre naman po yan. Pipindutin lamang ninyo sa inyong mga telepono yung subscribe. Tapos pagka meron pong comment, mag-komento lamang kayo. Ang inyong komento, simple lang. Iniibig ko ang Pilipinas, China layas. Ngayon, mga kaibigan, napaka-importante ito po ating tatalakayin sapagkat na pag-alaman ko na merong batas na pinapapasa si Ginong Duterte sa Senado, batas Senate Bill 2094 na nagbibigay ng paintulot sa mga komunistang in-chief na magmay-ari ng 100% sa lahat ng negosyong kanilang magugustuhan sa ating bansa. Inumpisa na po nila yan sa POGO, yan pong Philippine Online or Offshore Gambling Operation. Bawal po sa in-chief yan, bawal sa China. Pero dito, pinayagan sapagkat yan ang kasunduan ng People's Liberation Army ng China, yung military nila, at ng Republika ng Pilipinas, na sila'y mag-ooperate dito ng COGO, dapat yan, Chinese Offshore Gambling Operation. Ngayon, ito pong Senate Bill na ito, 2094, ini-smuggle po ito ngayon sa Senado sa tahimik na pamamaraan, sinertifayan ni Duterte na ito isang priority bill. Ano pong ibig sabihin niyan? Yan po ay nararapat na ipasa ng Senado para maging batas. Ano po ang implikasyon nito o magiging resulta ng pagiging batas ng Senate Bill 2094? Magiging Republic Act 2094 po ito, magiging batas. Pag ito po ay hindi natin pinutestahan, hindi natin inoppose o nilabanan. Ano po ang implikasyon nito? Ang mga in-chief, minor ng karapatan na magmay-ari 100% ng kahit na anong industriya sa Pilipinas. Mining, fishing, hindi na po nila kinakailangan na 60% Filipino partner, 40% capital in-chief. Ngayon, 100% kanila na po ang industriya na yan, mining, fishing, at ngayon, ultimong ating pong telephone company, binababoy po naman in-check yung Globe at saka yung Smart sapagkat gusto nila mapalaganap na itong na pinanalo ni Duterte na third player, itong Dito or Double Dragon Telecommunity. Yan po yung third player po natin at nung minsan nagpa-load po kami dyan po sa May Moonwalk, sinabi po na naglo-load, wala po kami magagawa, Mr. Carbonell, kung hindi mag-load na lang ng telecommunity sapagkat parating nasisira, parating nagkakaroon ng bad signal itong Globe at itong Smart. Ganyan po katindi ang pagmamalasakit ng pamahalaan Duterte sa interest ng China at ngayon gagawin po nilang legal yung kanilang pagmamayari ng mga gusali dito sa pamamagitan ng Senate Bill, tandaan po ninyo, SB
2094. Senate Bill po yan. Ibig sabihin, yan po ay hinahain na dapat pagbutuhan na ng ating Senado na ito'y aprubahan sapagkat may sertifikasyon na ito'y isang priority bill ng Malacañang. Uulitin ko, ang Senate Bill 2094 ay nagbibigay pahintulot sa mga komunistang in-chief na magmay-ari ng 100% ng kalakalan o negosyo sa Republika ng Pilipinas. Ito po ay sinumbong sa akin ng Confederation of Truckers Association of the Philippines sapagkat natatakot sila na baka sila maitsapwera na sa negosyo po ng trucking. Alam po ninyo, yung trucking, yan po yung naghahakot na malalaki mga container van, 40-footer, 20-footer, 10-footer container van mula po sa pier at dinadala po yan to any point of Luzon at sapagkat meron naman po tayong mga barko to any point of the Republic of the Philippines. So pag ito po yung nagmay-ari 100%, wala po tayong control kung ang laman ng mga container van na yan ay mga kanyon, armas, paputok ng mga in-check sapagkat hindi na nila kinakailangan na maging kapartner pa ang mga Pilipino sa pagninegosyo nila ng trucking sa Pilipinas sapagkat sa pamamagitan ng batas na ito, 2094, Senate Bill 2094, nagbibigay sa mga komunistang in-check ng karapatan magmay-ari ng lahat ng kalakalan o negosyo sa Pilipinas. Ano po yan? Abay, ngayon, number one, yan pong POGO or COGO, Chinese Offshore Gambling Operation. Kanina, nadaan po ako dyan sa Kawit at nakita ko 18 na nagkalalakihan na palalapad na mga gusali na itinatayo ng mga komunistang in-chief dyan po sa Kawit, doon po sa isla na pagmamayari na ni na Governor Remulla family at siyang po'y pinagbili nila sa mga in-check sa halagang 7 billion pesos bago po mag 2016 elections. Ganyan po kayaman ngayon yung mga Remulla sapagkat pinayagan nilang magmay-ari ng isla, yung Cove Lanja or Island Cove ay mga in-check. Ganyan po katatag itong mga in-check sa Pilipinas at ganyan din po pag kayo magpapasyal dyan sa MOA, Mall of Asia, dyan po sa Paranaque, tabi po ng dagat, makikita po ninyo, 80% ng lahat ng mga gusali dyan, pagmamayari ng mga in-check, at kung kayo maglalakad sa loob po ng MOA Mall, yung pagmamayari ni Henry C. na isang lumang Pilipinong in-check, paano yung in-check ang inyo po makikita sapagkat silang may pera, sila naglilipana, at sila ang siga dito sa ating bansa at tayo pareho pa rin po ng panahon ng Kastila magiging number 2 second class citizen, third class citizen sa ating sariling bansa sapagkat pinayagan po natin at tayo ay pinagkanulo nitong mayor ng Davao City ng pangalan Rodrigo Roa Inutil Traidor Duterte. Ito po ang pinaprotestahan natin sa United Nations ay ang ating pong petisyon simple lamang. Ang petisyon, 3 puntos. Una, igalang dapat ni Xi Jinping at ni Rodrigo Duterte ang kautusan o desisyon ng United Nations Permanent Court of Arbitration. Yan po ang permanente ng korte na kung ano po ang sinabi niyan, dapat sundin ng kahit anong bansa sa buong mundo. At dito sinabi ni Xi Jinping, hindi ko susundin yan. Sinugandahan ni Duterte, hindi ko rin susundin yan. Yan ay babasura ko, yung ruling na yan sapagkat walang saysay yan. Ang may saysay ay yung kasunduan nilang dalawa ng kanyang best friend na si Xi Jinping ng komunistang in-chief. Ngayon, ano po ang implikasyon nito? Nililegalize na po nila yung pagmamayari ng mga napakaraming gusali, buildings dyan po sa may Santa Ana, yung Seda, yan po ay pag-aari dati ng Ayala. Abay, nabili na rin po ng komunistang in-chief yan at yan po ay 18 stories. Bawat isang floor ay meron po mga 200 kwarto yung hotel na yan.
punong-puno na maintsik at maintsik na yan. Lahat mayroon pong mga visa at lahat po yan ay nagkaroon ng visa dahil po sa pastillas. Nung SONA, sinabi ni Ginong Duterte na tinanggal niya na lahat ng immigration, kawani ng immigration na na-involve o may kanalaman dyan sa pag-release ng illegal na visa sa maintsik ay tinanggal niya. Mga kaibigan, kanina may report po tayo at yan po ay pwede po ninyong i-google, pwede po ninyong tignan sa social media na wala pong natanggal kundi nagbalikan po yung mga nasuspindi sapagkat na-clear sila ng ating mga korte. Pag ikaw ay sinasang-ayunan ng Malacanang, walang korte ang pwedeng mag-ipit sa iyo. Ngayon, ano po ang mga dapat natin gawin dito? Yan na naman po, magpuprotesta na naman tayo, magbibigay tayo ng petisyon sa ating mga senador. Official petition, Oswaldo Carbonell petitioner and 200,000 subscribers to the Kawal ng Demokrasya Media Crusade. Tulungan niyo po ako. Abay, wala pong iwanan to. Hindi porke ako po'y nag-English ng dalawang araw, iiwan niyo na ako sapagkat sabi ng YouTube, humina ang listenership mo itong nakaraan dalawang araw. Eh, sapagkat English po yung aking ginamit, kaya ko po ginamit yung English from beginning to end para makahingi po tayo ng tulong sa ibang bansa na magbigay ng opinion nila dito sa Malacanang, magbigay ng opinion nila sa United Nations na gumawa ng paraan na ang ruling ng United Nations ay dapat igalang ng kahit na sinong bansa na kasapi sa United Nations. Kasapi po Pilipinas, kasapi po ang China, na kahit na hindi po sumali ang China dyan sa hearing na yan, pinagpatuloy po yung hearing na yan at lumabas nga po yung decision na yan na pinoprotestahan ni Xi Jinping at binapasura naman ni Rodrigo Duterte. Ang ating pong pinaka mabigat na dapat po natin pagsamahan ngayon at sa Lunes akin pong ipa-file yung ating pong petisyon laban sa pagpapasa ng Senate Bill 2094, abay kinakailangan ko po marami pong subscribers para sasabihin nila. Eh marami palang follower itong si Carbonell eh. Pakinggan natin itong kanya, basahin nga natin itong kanyang petisyon. Sa petisyon na yan, akin pong ipinaliwanag ang position paper na gagamitin niyang 100% ownership na maintsik upang sa ganon maisang tabi na ang partisipasyon ng mga Pilipinong negosyante sa mga negosyo sa loob ng Pilipinas. Eh matatalo po mga Pilipino dyan sapagkat sila ang napakaraming pera, silang meron drug money, silang meron COVID money, silang meron pong Asia Investment Infrastructure Bank. Sila po ay napakaraming pera, napakayaman. Kayang-kaya po nilang ipanalo uli si Duterte. Kayang-kaya po nilang utuin ang buong bansa. Kayang-kayang patahimikin lahat ng media ng mga Pilipino. Maliban lamang siguro sa dalawa o lima. Kasama po kami dyan sa dalawat lima na yan ni Kapersi Lapid ng Lapid Fire. At atin po ito ipapagpatuloy. Hindi po tayo atras, hindi po namin kayo iiwan. Bagamat sinabi ng YouTube, iniwan ka ng marami mong followers sapagkat nag-English ka ng dalawang gabi. At ito ay hindi nila gusto. Ito po ay nagbabalik muli tayo sa wikang Pilipino upang sa ganun mabawi ko yung inyo pong pag-alis o panlalamig. Kailang-kailang ko po ang suporta ninyo sa aking ginagawang pakikibaka. Kinakailangan ipakita natin sa United Nations. Marami pong sumusuporta. Marami nakikiisa doon po sa ating petisyon. At yan po naman, napakadali lamang gagawin ninyo. Mag-subscribe kayo. Makinig. Pindutin ninyo yung subscribe. Pagka sinabing comment, magbigay lamang kayo ng komento. Iniibig kong Pilipinas, China, layas, sapat na po yan. Yan po ang ating pong isinusulong na pakikibaka ngayon. Dinadaan po natin yan sa legal na pamamaraan
dadaanin po natin sa dami ng Pilipino na ayaw magpasuko, magpasakop sa China. Dadaanin po natin yan sa pamamagitan ng ating pong pagkakaisa sa programang Kawal ng Demokrasya sa YouTube. At ito'y mararamdaman ng United Nations, mararamdaman ng YouTube America, mararamdaman ng Facebook na maraming follower. Ito pong ating programa na nakikibakan solo-solo, nag-iisa, laban sa kabuktutan at kapangyarihan na magkatandem, magkakambal na kapangyarihan ni Xi Jinping at ni Mayor Rodrigo Roa Duterte. Lalabanan po natin yan, hindi po tayo titigil. Tayo po ay makikidebate, tayo po ay nakatakdang maimbita doon po sa United States Senate Foreign Relations Committee upang sa ganun, bilang isang Filipino journalist, mailalahad ko ang mga tunay na pangyayari sang-ayon sa aking karanasan bilang mamamahayag na hindi po nabayaran, na hindi natakot ni Duterte, at isang mamamahayag na hinamon ng duelo ni Duterte sa Davao nung siya ay mayor pa lamang. Ngunit nung hinarap ko siya, siya po ay wala doon sa aming pagtatagpuan. Kaya po nanalo po ako sa duelo na yan by default o hindi pagsipot nung kalaban. Ngayon, kinakailangan ko po ang tulong ninyo dito sa aking paglaban sa Senate Bill 2094. Alam po ninyo, nakaugalian na po ito ng Malacanang. Ang tawag ko rin ay smuggled bill. Dahan-dahan, tahimik, pareho po nung ginawa nila sa Palawan. Meron na palang desisyon o meron ng batas na ginawa ang Kongreso at ng Senado na nagtatakdang pumapayag na hatiin ang Palawan sa tatlong probinsya. Yung Palawan del Sur na pinakadulo, doon sana lulunsad ang mga barko-barkong nandyan na sa Palawan. Diyan nila ilulunsad yung kanilang mga army at tuloy-tuloy silang papasok diyan sa Palawan Oriental hanggang umabot po sila sa Palawan del Norte. Ang Palawan del Norte ay ilang hakbang na lamang sa barko at nandyan na po yan sa Mindoro. At ang Mindoro napakalapit po yan sa Batangas at ang Batangas kayang-kaya na pong tumuloy dito sa Maynila. Tuloy-tuloy ang pananakop sa atin ng mga inchik, ginagawa pang legal ng ating Senado, ginagawa pang legal ng Malacanang. Bueno, nandito po tayo, magsama-sama tayo. Walang iwanan, lalabanan po natin itong disenyo ni Xi Jinping at ni Rodrigo Roa Duterte. Hanggang sa muli, ito po ang Kawal ng Demokrasya muli, nakikiusap sa inyo. Mag-subscribe kayo, magkampanya kayo ng ilang pang mga kababayan natin upang maabot po natin yung 200,000 na listeners po natin para sabihin nila merong mga followers itong nagpipetisyon na ito na si Oswaldo Carbonell ng Pilipinas. Pakinggan natin to, 200,000 ang kanyang subscribers. Eh, hindi ko pa po pinaplano magpunta sa Amerika sapagkat tinignan ko kanina yung aking pong subscribers. 20,000 pa lang. Nananawagan po tayo araw-araw na dagdagan naman. Pag umabot po tayo ng 200,000, lipad po agad ako niyan sa United Nations sa New York. Nagtrabaho po tayo ng araw dyan bilang isang speechwriter. At yan po ay aking pong kakapitalan na sanay po tayong umikot dyan sa New York at makipag-usap dyan po sa United Nations. At aking ilalahad officially ang position paper natin. Una, dapat igalang ni Duterte at ni Xi Jinping ang ruling ng United Nations na nagsasabing walang karapatan ang China na sakupin ang Pilipinas o kahit anong teritoryo nito sapagkat yung kanyang mapa na 9-line na gusto ni Soto, Senator Soto, gumawa rin tayo ng ating sariling 9-line. Yan po ay kahibangan. Petisyonan na lamang natin, sabihin natin, igalang na ninyo, huwag na tayo magdidebate, permanent na yan. Final and executory, hindi na po mababago yung desisyon na yan ng United Nations. Ang kinakailangan na lamang ay igalang ni Duterte, igalang ni Xi Jinping, yung desisyon na yan ng UN
At tayo mga Pilipino, makikialam, sabi natin, kami mga Pilipino, ginagalang namin yan, hindi namin kinikilala si Xi Jinping at hindi kami nakikisa sa pagbabasura ng ruling na yan kay Ginoong or kay Mayor Rodrigo Roa Duterte. Yan po ang ating pong paninindigan, yan po ang aking pong minsay sa inyo. Ako po si Waldy Carbonell ang sasabing iniibig ko ang Pilipinas. Pilipinas kong mahal ang puso ko.